Ilang miyembro ng NPA nasuwi matapos ang engkwentro sa Cagayan habang isang miyembro ng Milisya ng Bayan sumuko sa Samar. Nagbabalik si Bien Manalo. Patay ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa halos isang oras na palitan ng putok sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng grupong East Front Committee ng Kumiting Rehiyon Cagayan Valley sa Gataran, Cagayan, dalawang araw bago magpasko. Ayon sa ulat, nasa 12 kasapi ng teroristang grupo na pinamumunuan ni Alias Carl ang nakasagupa ng puwersa ng pamahalaan. Nakuha sa pinangyarihan ng insidente ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga subversibong kagamitan. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga nasawing NPA. Sumuko naman sa puwersa ng pamahalaan ang isang miyembro ng Milisya ng Bayan o MB sa base Samar. Kasabay nito, ilang matataas din ang kalibre ng baril at mga bala ang isinuko ng dating rebelde. Ibinunyag din ito na inutusan sila ng kanilang pinuno na ibaon sa lupa ang mga armas dahil na rin sa malakas na presensya ng mga sundalo sa lugar. Narecover ng mga sundalo ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga bala at mga pampasabog sa Pudtol, Apayawa. Sa tulong ng isang dating rebelde na kasapi ng West Front Committee, Kumiting Probinsya Cagayan, Kumiting Rehiyon Cagayan Valley, ay natuntod ang mga gamit pandigma na ibinaon sa lupa sa mahabang panahon. Hawak na ng Apayaw Provincial EOD and Canine Unit ang mga nakumpiskang armas. Iisa lang po yung panawagan po natin sa kanila na hanggat may oras pa po at hanggat willing pa po yung government natin na tulungan sila, ay mas mabuti pong sumuko na po sila. Nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga sumukong rebelde para sa documentation at debriefing process. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.